Tingkat ngunyan, bihira ngunyan mag kailangan. Sakit ang laban. Hindi mo para ayo. Lalo na magkakas. Lalo na na ako. Sa magandang araw sa inyo mga kajilabers, nagin lang sa atin dito. So ang problem nito mga kajilabers ay half channel, so kalahati yung hindi tumutunog. Yung kinakausap ko po, yan yung may-ari ng amplifier na to. Bali, ginagamit na ako sa video, kaya bigla na lang nawala ng sound sa kabilang channel. So yung napapakinggan yung maingay, dito kasi sumasabit yung fan sa heatsink. So aalamin natin yan mamaya-maya kung ba't wala itong sound. So step by step natin itong aayusin mga kajilabers, at hahanapin natin yung punot dulo o anong dahilan kung ba't half channel to o walang tunog sa kalating channel. So magsisimula tayo sa pag-troubleshoot nito. Bali, pasensya na mga kajilabers kung medyo maingay yung pan natin kasi sumasabit yung heatsink. So mamaya ko na lang siguro yan aayusin pag natapos ko na itong ma-repair. So una natin munang gagawin ay mag-audio test tayo dito sa may kapasitor. Bali, napakinggan nyo naman mga kajilabers, both left and right mayroon tayong audio. So tumutunog yung left and right natin. Next natin dito sa input natin. So galing tong volume control. So test natin. Mas maingi pa yata yung pan kaysa dito sa pag-audio test natin. So okay naman mga kajilabers, meron naman tayong both left and right na audio dito. So ibig sabihin good yung tone control natin. So doon tayo sa input board next na mag-aayos. So yan o, napapakinggan nyo, both left and right meron tayong audio. So dito naman sa mga kajilabers, meron na naman tayong audio na didetect. So ibig sabihin dito yan sa may multiplexer IC natin may problema siguro. So titingnan natin kung ano, kung sira ba yan o hindi. So malalaman natin yan mamaya kasi okay yung audio dito. Next, dito naman tayo. Bali, ayan mga kajilabers, sa kabila wala siyang tunog talaga. So yan yung pinaka problem natin. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga tornilyo nito para makapag-check tayo ng maigi. So hahanapin natin yan. Bali, tanggalin muna natin to mga kajilabers habang tinatanggal natin to. Kung bago pala kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pa-hit ng notification bell para lagi kong updated sa mga ina-upload natin na video. Then pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. So iisa-isahin natin to kung kailangan natin isa-isahin para makuha lang natin yung pinaka-problema nito. So hanapin natin yan. Bali, linisan ko muna siya ng konti para makita natin yung mga parts na gusto natin i-trace. So dito tayo magpo-focus sa input board. So ito yung pupukusan natin kasi nandito yung pinaka problema niya. Kasi yung tone control natin may audio, yung pinaka main amplifier natin may audio na both left and right. So dito tayo magpo-focus. So hahanapin natin yan dito. So magti-trace muna tayo. So audio testin natin para makuha natin yung pinaka punot dulo at pinaka problema nito. So ito lang isa talaga ang meron audio ito. Sa baba na to wala.
So magsisimula tayo sa pag-trace nito. Pero ang una ko munang gagawin, baka nag-cold solder lang to. So try ko muna tong i-resolder. Pag hindi pa rin, i-re-check natin yan ng maigi. So ito yung may audio natin, mga ka-G-lovers. Tapos yung isa ay wala. Ito yung may audio. Pasensya na mga ka-G-lovers kung hindi nyo masyado napapakinggan yung audio nito kasi nahahawakan ko yung ground. So mahina pag nahahawakan ko yung ground. Kaya ang gagawin natin ay papatong natin to dito na hindi natin mahahawakan ng ground para makapag-audio test tayo na maigi para lumakas. So kahit medyo lakasan ko ng konti yung volume, basta nahahawakan ko yung ground, hindi masyadong lumalabas yung audio. So papatungan natin to ng basahan muna dito para hindi mag-ground, tapos i-audio test natin. So iti-trace natin mga ka-G-lovers. Ito talagang pinakababa natin ay wala talagang audio. So i-send natin to, iti-trace natin. So ito yung tinakbuhan ng audio natin, itong IC na to. So bali ang gagawin natin ay re-resolder ko muna to. Pag hindi pa rin tumundog, no choice tayo, ay hahanapin natin to. Pag wala pa rin talaga, papalitan natin kung wala talaga. Pero una muna natin gagawin ito ay i-resolder muna natin to. Baka nag-cold solder lang. So linisin ko muna siya. So resolder muna natin ito mga ka-G-lovers. Tapos audio test ulit tayo kung gumana na ba yung left and right nito. So habang nagre-resolder tayo mga ka-G-lovers, kung napadaan ka sa ating channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin na bago. Then pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating ginagawang mga video. Thank you very much sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa lagi nyong panonood. Yan, tapos na natin siyang may resolder. So mag audio tracing tayo. So audio tracing tayo mga ka-G-lovers. Ito yung wala. So suyurin natin, isa-isa natin mga ka-G-lovers. Ito wala, papunta siya dito, papunta dito, tapos papunta dito sa IC. Yan. Tapos mag audio test tayo dito sa IC kung meron audio. Bali pagdating dun sa IC, meron tayong audio. So napakinggan nyo kanina mga ka-G-lovers, ito, suyuro natin ito, yung walang audio dito. Tapos may resistor. Ito pala may resistor. Tapos papunta siya dito. Yan, papunta dito, dito meron ng audio.
ibig sabihin mga kajilovers, may cut to na hindi natin nakikita. So, tingnan natin na maigi. May cut to na hindi natin basta makita. Kaya dapat matrace natin to maigi. So, ito, nakalapit na yung camera natin. Bali, ito yung may audio. Ito yung may audio. Huwag natin yung galawin, may audio yan. Ito yung walang audio. Yan, ito. To papunta siya dyan, may dinaanan ng resistor. Papunta dito, resistor. Tapos, suyurin natin itong linya na to. Yan, papunta dyan. Tapos, pagpunta dito, meron ng audio. Ibig sabihin, may putol. Pero pag tinignan mo maigi, wala siyang putol. So, tingnan mo maigi, oh, para wala siyang putol. Aril naman yung busing. Oh, tingnan nyo, wala tayong nakikitang putol. Oh. Dahil, nasa ilalim yung corrosion ang dahilan niyan. Halata na. Ano nang kasi? Nasa ilalim yung putol niyan. Akala natin may linya lang. Kaya dapat matuto tayong mag-test o mag-audio test para makapag-trace natin. Kasi pag hula-hul lang tayo, hindi natin matitrace yan at mahirap hanapin yan. Kasi hindi natin alam. Pag tiningnan mo kasi na maigi, parang hindi putol. Kaya kailangan matest or mag-audio test ka para masuyod mo at malaman mo kung saan yung punot dulo ng audio niya. Kasi noon sinuyod natin mga kajilovers doon sa pinaka-IC, mayroon ng audio. So ibig sabihin may putol yung linya nito. So balik kagawin natin mga kajilovers ay lalagyan ko na lang siguro to ng wire. Okay na. So dito para video kaya iwas mo rin itong botong. Yan. Yan natin lagyan ng wire. Tapos papunta dun sa IZ. Na linya. Uwa. Saan ka to? So wait lang mga kajilovers kasi may customer na nagtatanong. So kabit natin ito. Yan, linya na yan. Yan, ito linya na to. Baka nandito yung putol nyan. Sa ilalim nyan, dito natin ikakabit. So putulan ko lang muna para sakto lang yung kabit natin. Pagbaguhan ka, mahihirapan kang hanapin to kung hindi ka marunong mag-test nito. Kailangan matuto ka mag-test. So test nga natin. So yan, naka resistance tayo. Test natin nga kung putol talaga. So ito papunta dun sa IC na yon. Ito tong IC na to. Yan, test natin. So bali hindi gumalaw yung pointer ng multi-tester natin. So ibig sabihin putol nga. Ito putol to. Tingnan nyo, kahit blur yung multi-tester natin, hindi yan gumalaw, oh. Hindi gumalaw. So kaskasin ko to. So baklasin natin kung nasaan yung putol. Ah, dito pala mga kajilovers yung putol ito. Ito, ilapit natin. Yun, yun. Wala na siyang terminal. So, wala na siyang copper. Nakakulay green na lang na insulator yung nakalagay. Wala na siyang copper. So, kaya ito na lang yung pinakadabis natin na pamaraan. Lagay natin ng wire papunta dun sa IZ na dinaluyan niya. Tapos i-audio test natin, tapos testing tayo mga kajilovers. So yan, oh. Ito papunta dito. Kabit natin to. Mga parehin na home. So yan mga kajilovers, na ikabit na natin siya. Next natin ay i-audio test natin to. Ito na.
Taga naman pa dyan, tritigyo ka po, katapos. Ayun mga ka-G-lovers, mayroon na tayong audio. Nang dahil lang sa putol na linya na yan, apektado na yung hub channel natin. So ang hirap i-trace yan mga ka-G-lovers. Ngayon nakuha na natin siya. Yan lang pala yung pinaka-problema niya. Yung putol sa ilalim. Ang galing! Ang galing! Kag-universe, both left and right na may tunog. So diba, yun ang okay na siya. So bali, sana meron na naman kami natutunan sa ating tutorial. So okay na to mga kag-universe. Gumagana na siya. Sana meron kayo natutunan sa bago na naman natin na tutorial. Diba? Ang galing mga ka-G-lovers. Ang galing. Ang galing! Ang galing!